It's me again, Bern Tam, and you're watching HPT TV. Another day, and it's another vlog for you to learn. Basic tutorial tayo ngayon. Together with Boss Alan Tamundong. Ayan. So, nandito tayo sa AE92 Toyota Corolla. Small body. 1,300. Ayan. So, pero bago natin ituloy yung video, kung bago ka sa channel ko, huwag mo nang kalimutan na i-hit yung subscribe button, like, share, and comment sa comment box sa mga ideas na pwede mong share. At i-share mo rin itong video na ito para makatulong sa iba. At hit mo rin yung notification bell para pwede ka sa mga next videos natin. So, nandito tayo sa under the hood ng Toyota Corolla SB or small body. Yan. Ito yung sa mga car enthusiast dyan. Ito yung mga isa sa mga legendary ng Toyota Corolla. Ito yung nagpasikat. Isa sa nagpasikat ng Toyota Corolla. Ito yung mga mabibilis yung unang kapanahonan nila yung generation. Okay? Marami kasing generation ng Corolla. Actually, yung Toyota Corolla Altis galing din sa family ng Corolla yon. 9 generation na yon. Ito yung mga unang generation. So, mahaba na yung brief history natin. Huwag natin habaan. So, tuloy natin. Diretso na tayo sa troubleshooting. Ang problema, ang concern ng may-ari, ni Boss Alan, nagluloko yung ano niya, headlight niya. Umiilaw yung isa hindi umiilaw. Pero pagka minsan, naka-park lang siya, umiilaw. Pero pagka umaandar na, nawawala-wala. So, tinignan natin, binaklas natin yung headlight. Ang nakita natin ng problem is yung socket ng headlight mismo. Ayan. Corroded na at nag-melt na po siya mga ka-DIY. Ayan. So, ito, ang solution nito, ang recommended ko dito, ipapalitan na talaga siya ng socket. H4 po, ang type po ng ilaw po niya. So, tatlong socket po yan. Yan, kailangan na pong palitan yan kasi nagkaroon na po ng short circuit at corrosion. Ibig sabihin nito, naglulos na yung contact. Once na naglulos kasi yung contact, kahit sa fuse, kahit sa relay, electrical parts, magkakaroon ng spark yan. So, ayan, kaya siya nag-melt. Hindi mo na mamalayan, nasusunog na pala yung wire mo. Dapat kasi ito, pag mga ganyan, nagka-cut na to kasi may fuse po ito. Diba? Isa din ang problema niya, kaya din isang nagluloko din yung flasher niya. Nabubunot-bunot to. Terminal? Yung terminal. Yan yung sinasabi ko. Maluwag na po kasi ito. May mga maintenance din po kasi ito. Pinapalitan ng terminal at pinapalitan din po ng wire. Lalo ng ganito, mga brittle na. Matagal na po kasi ito. Minsan, akala mo dito, may balat pa, okay pa. Pero pag dyan sa loob na yan, may mga cut-cut na yan. Yan, kaya nagluloko. Kaya minsan, ito pinapalitan na talaga ng wire. Ito, turuan ko rin kayo, basic ano din, knowledge. Mga kaganyan, pag malabo na, pwede mong ibabad to. Tanggalin mo lang yung valve, babad mo ng buong gabi gamit ng dishwashing liquid, joy. Tapos balawan mo. Tanggal na. Pwede rin yung baklasin to, pero sa mga itong luma na kasi, delikado na. Baka pag baklas mo, sobrang mo yung heat gun, yung ganyan, yung brittle na, magkakrack na yan, magsisira. Diba? Meron naman to sa Lashapi. Ayan, meron naman to siguro mga ito, 300. Yung headlight siguro 1.5 isa. Meron pa naman to. Itong mga 1989, ito 1990 above, meron pa naman to sa Lazada at sa Shopee. Sa Banawi, lalo na sa Banawi, alam ni Boss yan kasi taga Quezon City yan. Banawi, Quezon City. Ang dami doon. Okay? So, ganun lang po. Troubleshoot nyo lang. Hindi umiilaw yung headlight o yung flasher ninyo, yung mga bulb, puntahan nyo agad fuse, relay, at yung linya. Check nyo lang doon or doon sa mismong column switch. Huwag muna kayong mag-ano doon sa pangmalakihang gastusan. Doon muna kayo sa mga pang-maliitan para makatitig ka. Okay? Wait, kasama kasi sa maintenance. Yung mga boss, ano masasabi mo sa sasakyan, boss? Ayos. Shout out pala natin si Boss Clifford Operanya. Galing sa kanya to. Boss Clifford Operanya, ginalingan mo masyado. Ito na mo. So, ayan, kasama din sa maintenance. Cleaning ng engine bay. Nililinisan din yan. Kasi dapat yan, may kasabihan tayo, kung gusto mong mahalin ka ng sasakyan mo, mahalin mo rin siya dapat. Kasi yung sasakyan mo, parang part na rin ng family mo yan. Dapat naalagaan mo yan. Kasi pag ginagamit mo lang yan, yung gamit lang ng gamit,
eh baka minsan titiri ka na niya. Kasi hindi mo kine-check eh. Bigyan mo rin siya ng TLC, yung tinatawag natin na tender loving. Diba? Pagka sumakay kasi sa isang sasakyan, yung utak mo, ikaw pa rin yung utak. Pero yung katawan mo yung sasakyan na mismo. So, dapat masilan ka rin. Preventive maintenance yung tinatawag. Diba, boss? So, ayan mga ka-DIY, ito yung pagpapatuloy ng pag-troubleshoot natin dito sa terminal ng headlight ng Toyota Corolla. Ayan. So dito nagpaikot tayo, nagpahanap tayo, wala tayong mahanap kasi halos puro motor parts. Malayo pa yung bayan kasi dito, 3 hours pa. Kaya sa mga malayo sa bayan, eh naglulus yung sakit ninyo. Ang remedyo dito, yung tinatawag nilang pinagbabawal ng technique, didirekta natin. Lalagyan natin ang terminal. Saan ba yung headlight ni boss? So yan ang gagawin natin. Tatanggalin ko na lang muna to para mas ma-explain ko ng mabuti sa inyo. Yan. So ganito po ang itsura ng H4 na bulb. Yan, makikita nyo naman yung code nyo. Yan o. Circuit brand, napalitan na pala ito, hindi na original. Yan, 12 volts. Yan. 100 to 150 watt. Wow, mataas pala ito. Malakas. 100 to 190 pala. Japan na nakalagay o. Ang circuit po kasi, sa kalaman po ng lahat, yung circuit, aftermarket po ito ng mga parts. Ang sinasabi nila, kiniklaim nila na Japan sila. Pero, pwede rin, okay naman. Okay naman yung mga brand ng circuit, pero hindi sa lahat. Hindi sa sinisiraan ko, according to my own experience, yung ibang electrical parts nila medyo mahina, hindi tumatagal. Pero yung iba naman, okay naman. So, yung circuit Japan, pero may China nito. Pero dito, naka-encrypt Japan, okay naman. So, ito, pinalitan na. Masyado na malakas ito, boss. Malakas na ito kasi nasa, yan o, 100 to 190 watt. Ang original lang po na allowed sa ano LTO mga ano 60 to 55 watts. So malakas na to. Kaya lang dito kasi kahit na malakas na yung bulb mo, once na dito sa headlight mo naman, yung headlight mo nakikita nyo dyan sa loob. Ang tawag dyan chrome plated. Chrome. Eh kung yung chrome mo eh medyo blurred na siya, blurry na, hindi na siya nagre-reflect na maayos. Yun. Kaya kahit na malakas to, or meron kasi tayo sa headlight, meron tayong tinatawag na relay. Pag sira na yung relay o walang relay, yun yung ang relay, ang trabaho naman nun, binabalance niya yung lakas. Hindi lang yung dapat ito lang, yung malakas, yun lang. Saka dapat din, yung kung ano yung watts dito na nakalagay dito, dun din sa kabila, para balance yung bigay ng puntahe, yung kare. Yun. Tapos dito boss, ang sinasabi ko ito, para masyado nang tayo matagal. No? Ito yun, mga ka-DIY. Ganyan, ganyan, di ba? O, ganyan yung paglalagay niyan. Ngayon, naglulus na siya. Corroded na. Tapos ito, wala na talaga. Maluwag na. Oh. Ang gagawin natin, ito, idedirekta na natin mismo. May terminal pa rin siya, pero hindi na sa sakit. Kasi itong sakit, mga ka-DIY, may terminal din po yan. Eh. Hindi na dadaan sa sakit. Kasi, ano, nasa, kunwari, nasa bundok kayo. Diba? Na ano, wala kayong magbilan. Ganun na lang gawin nyo. Baon kayo ng mga spare na ganito. Pansamantagal. Habang wala pa yung sakit. Idirekta na muna natin. Pwede naman yun, safe ngayon eh, kasi hindi siya maglulus. Tapos lagyan natin ng electrical tape. Yan, manood na kayo. So yan mga ka-DIY, inaayos na po natin yung wire niya kasi brittle na po. Tapos siyempre, ayusin natin kasi mali yung mga connection, corroded na po siya. Ito mahirap pagka nababasa, tapos walang balot. Or may balot naman siya ng electrical tape, eh medyo luma na. Yan. May tamang pagka ano ng wire kasi, magre-rewiring. Gagana pa naman yung high and low nito. Tatanggalin na lang natin yung socket kasi doon naglulus. Ang magandang socket mga ka-DIY na bilhin ninyo, na recommended ko, pero nasa sa inyo pa rin ang desisyon, yung tinatawag nilang ceramic coated. Once na ceramic coated yung socket mo, parang nakasimento yun, parang may simento. Hindi agad siya magiinit at hindi siya masusunog. Unlike doon sa mga plastic lang, di ba, na ordinary, nagmi-melt ka agad. Mapapansin nyo, yung mga ceramic coated na socket, kahit sa fuse box, eh mahal yun. Nasa 350 ang pinakamura. Kung dito sa socket, siguro nasa 400 na. So, ganyan yung isura niyan mga ka-DIY. So, taas yung ito. Yan. I-DIY na lang natin to. Lalagyan natin ng tape. Ang gamit pala naming tape dito sa shop, sa Smithy Motor Parts and Car Wash, Naito brand. Dati ho ang ginagamit ko ho ay ano,
armak, pero may mga fake kasi noon. Kaya ang gamitin nyo po, ito po ang ano ko, recommended ko, Naito brand. Made in Taiwan po ito. Napakadikit. So yan, tinatanggal na po natin sa sakit para hindi na po siya mag-loose. Sunog na po kasi yung sakit niya, mga ka-DIY. Dumikit na. Nag-melt na ho kasi. Tingnan mo yan, oh. Ah, ito yung isang nasunog na. Pagka ang mga electrical wiring kasi, electrical parts, mga sakit, mga ganyan, wire. Pagka may burn na po siya, ibig sabihin, sunog na po yung contact noon. Wala na pong daloy ng kuryente yon. Kaya all you need to do is to change the wire in the socket or terminal. Kailangan mo talaga. May burn na po yan eh. Wala na siyang daloy. Kumbaga sa katawan ng tao, may blood clot na. Kailangan mo nang i-bypass or palitan mo ng ugat. So yan mga ka-DIY, yung isang ano niya, terminal niya, o harness niya, ito. Burn na siya. Yan o. Wala na hong kontakto or kung may supply man siya, nawawala-wala, nag-deteriorated na kasi ito. Yan o, sunog na yan. Ibig sabihin, hindi na, na yung, kumbaga yung property niya, hindi na ganun ka, ano, katibay. Wala nang supply ito. Kunti na lang yung percent na binibigay niya. So, papalitan natin ng auto wire din po. Yan. Bago na yan. Pag sa sasakyan po, ang gamitin nyo pong wire, wag yung speaker wire na pang, ano, speaker. Dapat po, auto wire talaga. Kasi may sinusunod po tayong gauge dito sa wire. Malakas po ang current na binibigay ng baterya ng ano sasakyan. DC to eh, direct current. Eh dapat yung wire na nilalagay mo, hindi yung ano maninipis. Oo. Kasi hindi, baka hindi niya makayanan yung load, bibigay yung wire. Yan si Boss Alan, nag-aaral niya ng electronics, di ba boss? Tapos computer programming. So ito mga ka-DIY, isa din sa basic na tuturo namin sa inyo, pagka naglo-loss contact, tanggalin nyo yung terminal, tapos higpitan nyo lang. Higpitan nyo ng pliers or any pliers or ano, basta mahigpitan nyo. Tapos yan. Iwasan ano, magdikit-dikit. Tapos iwasan nyo magdikit-dikit nyo mo yan. So yan, mamaya nalagyan natin ang ano yan. I-ano natin tong isa mga ka-DIY? Solder. I-solder natin yan mamaya, i-welding natin. Oh, testing muna, high and low. Yan, high, low, low, high, high, low, ayun, okay na, gumana. So yan mga ka-DIY, titesting natin uli yung ginawa natin na remedyo, high, low, ayun, okay na, passing, passing, ayun, okay na, patay mo na, susi. Ayan, so mga ka-DIY, i-ano na po natin, isusolder na po natin para mas matibay ho siya. Ang disadvantages lang po nitong gagawin natin ay hindi po natin matatanggal-tanggal na. Pero just in case na nakabili na po ng sakit, pwede naman pong tanggalin yan. Dikwatin mo lang, puputulin mo na lang. Yan para mas matibay. Although nakakabit na po yan, mas pinapatibay pa po natin para mawala talaga yung loose contact. Kahit patakboy nung may-ari ng 120, tanggal kahit ma-vibrate. Yan, okay na yan. Tapos lalagyan po natin ng tape yan mamaya. Dito na part ka DIY sa bulb, wag na wag nyo pong hahawakan ditong part na to, yung bulb mismo yung sa filament. Kasi magkukos yan ng ano, mapupundi. Lalo na to, itong ano dito, may coated. Pag nawala yung coated niya, ito yung nagka-cut kasi para dito lumabas, hindi diretsyo. So ayan, safety first tayo, lalagyan natin ng tape bawat terminal para hindi po siya mag-cos ng circuit, short circuit. So yan, iniisa-isa po natin na lagyan ng tape yung bawat terminal. So ayan mga ka-DIY, na-remedyohan na po natin. Yung dalawang socket o terminal, okay pa, good pa yan. Yung isa na lang na terminal ang pinalitan natin. Ang ginawa natin dito, nagpalit tayo ng auto wire na bago, gauge 16. Tapos, sinolder na natin para mas matibay. Ito, nagbubunot po yung dalawa, pero itong isa, hindi na. Pero just in case napalitan nung may-ari ng socket, wala namang problema, ibalik lang po yan. Okay? At yung nagbibili namang socket, meron na mismong terminal yung cut na lang dito. Ayan, so lalagay na ho natin. Ang maganda dito, linisan pa to eh. Babaran na kahit na isang gabi, buong magdamag. Babaran nyo ng dishwashing liquid. Tapos, lagay kayo ng basahan dito. Or yung mismong kuha ka ng stick. Kunwari, ito stick. Tapos, itali mo yung ano dito, basahan. Tapos yun ang pang-ano mo dyan, dahan-dahan. Hindi matanggal. Tapos, banlawan mo. Talagang yung banlaw na banlaw. Tapos, huwag mong hahayaan na pag ipapatuyo mo na,
huwag mong hahayaan na magkakaroon ng watermarks dito. Paano mo may iwasan? Pupunasan mo. Pupunasan mo. Sa loob? Yes, kasi pwede mong ipasok yung masahan tapos. Kasi pag nagkaroon, nahayaan mo, pag pinaaraw mo to, nahayaan mo na may watermarks dyan, eh siyempre kitang-kita. Blurred. Nasa loob. Yun ang magkukos ng blurred. Madali lang naman yan kasi maluwag naman to. Pag kayo maglala, hindi naman matatanggal yung ano, hindi naman matatanggal yung chrome. Not unless na ang ginawa mo, binabaran mo, tapos binuburan mo. Eh, siyempre, pressurization, kaya matutuklap yung mga. Okay? Yun, lagay na ho natin. Ito, may guide na mo sa paglalagay. Itong pinakamataba dito, sa taas yan, dito. Itong dalawa, sa baba. Kasi pag binaligtad mo, hindi rin siya magkakasya. At pag nabaligtad mo naman, kung pinilit mo, yung high, nasa baba. Yung low, nasa taas. Kaya ganyan talaga yan. Tama. Yan. O, tapos, alagay na ni Boss Mike. Yung clip. Lagay mo na, tama, yung clip. Ha? Yung clip. Ito. Lagay na ho natin. Lalagay na ho natin yung clip. Ganyan. Saan ba yung ano? Hindi ko makita. Ayun. Wala yung salamin ko eh. Medyo matanda na kasi. So yan, okay na. Hindi na yan maanumbos oh. Testing natin, boss. Pailawin, pailawin ko. Kaya mga kanibay, testing na po natin. Heat test natin. Yan. Passing natin. Passing. Tapos. Low. Okay, high and low, okay na rin. Passing, okay na rin. Hindi na rin po siya naglulus. Kahit na tapukin natin ng ganyan, okay na ho yan. Kulang na lang ng linis. Tapos dito naman, sa flasher, kinikpitan natin to, meritaitin natin. Meritaitin. Lahat po kasi ng ano, mga electrical parts, kahit sa makina, sa mga bolts, lahat pati sa chassis, may tinatawag tayong PMS, preventive maintenance. Kasama din yan na niriritaitin. Kasi lumuluwag po yan sa tagal ng panahon. So yan, yung pagbabalik dito, iuna natin yung headlight. Mas maganda nga sana kung may takip to na rubber. Parang hindi pasukan ng tubig. Parang ganito, rubber yung boots niya. Ayan, cover, headlight cover. Ayan lang, wala eh. Bulb cover. So yan, lalagay na ho natin to. So yan mga kadiway, kinakabit na po natin yung ano headlight niya. Binabalik na ho natin. Dalawa ho yan, pati dito sa kabila. Ayan, dito naman si Boss Alan. Yung flasher, ang inuna niya. Yan, ginagamitan po natin ng T-socket. Yan, kabit muna natin to. Yan, sa mga nakaano dyan, Toyota Corolla EE92. Para sa inyo to, panoorin nyo to. Para matuto tayo ng DIY. So, yan mga ka-DIY, kinakabit na rin po natin yung flasher niya na park light. Flasher ng park light. Actually, park light lang po yan. Na ano, park light ng clear lens. Kailangan lang natin ito, itatapat dito. Ito muna unahin natin itatapat bago dito. Yan, sa mga gusto magbaklas, tanggalin nyo lang dito yung tornicles. Dito rin nyo na ibabalik. Tornicles po ang tawag natin sa tornilyo dito. Ang basic na gagawin po natin dito, kung ano po yung unang binaklas nyo po, yun po ang unang, ang huling ibabalik ninyo. So, di ba yung pinagtanggal natin, ito ang unang binaklas natin bago headlight. Yes. Kasi hindi mo matatanggal yung headlight pag hindi mo tinanggal ito. Makalakas mo. Kasama sa lahat. So yan, unti-unti na pong kinakabit lahat, pati yung sa ano, harapan sa may grill. Kinakabit na ho natin. Kapit na pong matapos mga ka-DIY. Kasi dito, yung headlight sa kabila. So yan mga ka-DIY, nakikabit na ho natin yung headlight, yung flasher, tapos yung grill. Kailan naman po yung tatanggalin ninyo at ibabalik ninyo pag magtatanggal kayo, mag-aayos kayo ng headlight. Okay? So dito rin po, turuan din po namin kayo ng basic kung paano din i-maintain yung battery na maganda yung contact. Ito ho mga kalawang-kalawang dito, kailangan na matanggal ho yan. Meron po tayong tinatawag na yung brush, steel brush or sanding, yung ano, sandpaper. At kung gusto mo na, or kung ayaw mo mag-corrosion to, mag-build up ng rust at corrosion, lagyan mo ng grasa.
Yes po. Pwede. Lagyan nyo ng grasa. Oh, yan, pwede talaga. Kung wala kang grasa, Vaseline. Mga ganun talaga dyan. Para hindi po siya mag-build up ng corrosion at ng rust. Yan po. Alam nyo na mga kadaiwa. Simple lang po yun. Mura lang po yun. Pero yung isisave po niya yung battery mo at yung contact mo. Kasi mga terminal dito, hindi po siya magkakalala. So yan, nandito po tayo sa E92 Toyota Corolla SB or small body. Kailangan lang pong i-maintain kahit na luma na, pwede pang i-maintain yan. Mga Pilipino, mahilig mag-restore. Alam nyo naman yan. Yung basura na ibang bansa sa atin talaga, ay ginagawa natin na ano, i-mini-maintain pa natin yan. Kaya pa natin. Tignan mo rin yung Pajero ko. Oh, 7 model, yung pang ganyan. Diba? Luma na rin yan, pero nagumurang kamatis pa yan. Pwede pa. Karang ganito, maintain lang po yan. Linis, tapos maintain, preventive maintenance. Ayan, maraming salamat. Hoping na may natutunan naman po kayo sa pag-troubleshoot at pag-maintain ng Toyota Corolla E92 small body. Sa araw na to, kasama natin si Boss Alan. Ayan. Tapos amazing. Yung... Boss? Amazing. Amazing. Ayan. Nanonood pala siya ng amazing yung medyo malaking bibig. Shout out sa'yo. Amazing. Oo. Amazing vlog, ano natin, videographer, Analog Vlog. Ayan, subscribe nyo rin. Maraming salamat. And to God will be the glory. Burn time sa inyo.